So hey, what's up mga kote? It's me, Ate Mariel, at welcome sa Quadernos, where learning is the name of the game. So kung bago ka pa lamang sa aming YouTube channel, i-click mo na subscribe, like, and share button para updated ka sa aming mga videos. So samahan natin si Super K sa panibagong araw at panibagong lesson na ating matututunan dito sa Quadernos. At ang bagong lesson natin for today is about what is magnetism. So akala ko na wala yung text. So, ayan pala, may transition pala siya. So, ayan, diba, sa ating kaninang lesson about special forces, gravity, and magnetism. So, dito naman, mag-focus naman tayo about sa magnetism. So, nagkaroon na tayo ng idea about gravity. So, ang goal naman natin ngayon is palawigin pa yung kaalaman natin about magnetism. So, before we start our lesson, so, syempre, meron talaga tayong trivia for today. So, syempre, bagong araw, bagong kaalaman. So, ayan. Next tayo. A reindeer's eyes can change colors with the seasons. So, yan ang reindeer. Yung mga alagad ni Santa. So, di ba kanina, napag-aralan natin yung si reindeers, yung about sa Domino's Japan, yung ang reindeers ay ginagamit or gusto nilang gawin na magde-deliver ng pizza sa mga tao na umu-order sa shop nila. So, ito naman, reindeer's eyes can change colors with seasons. They may not actually fly, hindi sila nakakalipad. So, but there are some things that are magical about reindeer, specifically with their eye changing eye color. While their eyes are golden in the summer, they shift to dark blue in the winter too. To increase the scatter of reflected light, which accounts for their seasonal vision sensitivity according to Science News. It's very amazing. So, hindi lang pala mga color changing na mga materials ang ating makikita sa ating everyday life, but meron ding mga amazing reindeers na nag-change ng eyes depende sa season. So, for example, sa taon nangyari yan, kunyari mainit yung araw. So, for example, summer, yung mata natin brown. So, pag winter, nagiging blue. So, parang ganun yung nangyayari sa reindeer. So, when it comes to seasons, nag-iiba yung kanilang mga eyes. So, syempre, may iba-iba yung season sa ibang bansa. Merong autumn, spring, winter, syempre, meron ding summer. So, ayan. So, ang reason kung bakit, to increase the scatter of reflected light, which accounts for their seasonal vision sensitivity. So, ang animals natin, it's very sensitive. So, for example, ang cats, very sensitive about the sounds. Ang mga dogs, very sensitive about the sense of smell, sa sense of emotions ng ibang tao. So, yung mga reindeers din, they have a sensitive part sa kanilang vision. So, ayan ang ating trivia for today. Oops. So, yan. What is magnetism? Take a magnet. Look at it. What it is made of? A magnet is made of metal. So, pagpunta mo ng magnet, ayan. So, mga bata tayong hilig natin bumili ng magnet sa mga tindahan. So, naranasan ko rin yan. So, it was used for experiment purposes in science time. So, see what it will do to a paperclip. So, si magnet, idikit mo sa paperclip. See what it will do to a pen. What objects does it pull? Write their names in the box. So, meron tayong, for example, activity. Magdala kayo ng mga anything na nakaka-attract sa magnet. So, for example, nagdala ka ng paperclips, pako, mga perdible. So, ayan, mga example. So, ayan. This is the magnet. So, yan, may north and south. So, yan, may iba't ibang klase tayo ng magnets. So, may iba't iba silang shape. So, ayan, may mga bilog pa nga na nakikita sa mga store. So, sa mga tools, ganyan. So, kung ikaw, nagdala ka ng gamit, ano dito na-attract ng magnet? So, yan. Anong tawag dito? Karayom. So, pag inilagay mo siya sa magnet, syempre, mag-a-attract siya. Yung cotton, no, hindi siya made of metal. It's made of cotton. Ito, pardible. Syempre, ma-attract siya. Pako, yes. Ribbon, no. Pencil, no. Tape, no. Paperclip, yes. This kind of thumbtacks, yes.
this pad paper, intermediate paper. No. This kind of a tornillo. Yes. So that's the kind of things that that attracts a magnet. So yan, didikit siya sa magnet. So may mga malalakas na magnet na medyo malayo pa yung distance nila, pero so sobrang lakas ng magnetism niya, lumalapit na agad yung materials na nakaka-attract doon sa magnet. So ganyan. So look at the things that magnet pulls. What are they made of? The magnet pulls the objects that are made of iron or steel. So yan. So the so ang ating magnet rather pala, so I'm sorry, it's a mistaken. So a magnet is made of metal. So ang na-attract ng magnet is iron, steel. So ang ating iron and steel, so made up pa rin naman siya ng metals. But they are the specific ones in the metals. So look at the things that magnet did not pull. What are they made of? The magnet does not pull things that are not metal. For example, paper. Hindi naman siya made sa metal. Yung ribbon, hindi rin naman siya made sa metal. It's made for cloth. So, for example, cotton, silk. So, it's not a metal type. So, the magnet has a force called magnetism. It can pull things made of metal. So, when you say magnetism, it can pull things that made of metal. So, yung magnet, it can pull the things na kunyari na made of metal, like, yun nga, tornillo, pardible, pako. So, that's the common things na maaaring ma-attract ng magnet. Basta made of iron and steel. So, yung ref nga natin, di ba? So, nadikit din yung mga magnets. Kaya nga tayo meron tayong mga ref magnets. So, if the two magnets pulled together and stuck, then the opposite ends of each magnet met. These two ends are the North Pole and South Pole. So, hindi lang talaga North Pole and South Pole ang meron sa ating globe, meron din sa magnet. Opposite poles attract. So, si North and si South magmi-meet. They are attracted to each other. If two magnets pushed away from each other, then two poles met. The North Pole of one magnet and the North Pole of the other magnet met. On the other side, the South Pole met the South Pole of other magnet. So yan, opposite poles attract. So this like poles repel. So ayan, repel, hindi siya nag-meet. Pag sinabi naman natin na yung poles ay nag opposites attract, so magdidikit siya. So yan ang ating lesson for today. So thank you, have a great day, and God bless. So click the thumbs up button if you like this video, and leave a comment down below if you have suggestions, clarifications, and questions to our future videos. So thank you, have a great day, and God bless. See you in my next video. Bye-bye!